Today on Scanhead Talks, pag-usapan po natin ang Philippine CAFGU o ang Civilian Armed Forces Geographical Units ng Pilipinas. Ang CAFGU ay isang paramilitary unit composed of volunteer reservists organized into companies of 88 personnel that are handled by a squad of regular troops na nag-provide sa kanila ng guidance and control. So hindi po ito katulad ng CAFGU noon. Itong modern CAFGU natin ay talagang may direct supervision ng Armed Forces of the Philippines. As of 2015, meron pong 53,000 members ng CAFGU sa iba't ibang battalions ng Philippine Army. Malaki ba ang naitulong ng CAFGU sa teritoryo nila? Yes. Ang CAFGU members ay may maraming alam sa kanilang teritoryo at alam nila ang sitwasyon sa kanilang lugar. Sila din ang may direct contact sa mga nandoon sa komunidad. Kung meron mang mga sakuna or mga kaguluhan na mangyayari, madali sa kapulisan or sa mga military matugunan ang mga pangilangan ng mga mamamayan sa kanilang komunidad. At ang pinaka-importante, they can protect their community against all threats. So ito ang mga responsibilidad ng mga CAFGU members. 1. They act as a force multiplier of the AFP in securing local communities against all lawless elements within the unit's area of responsibility. 2. Strengthen the visibility of the armed forces in the area, especially those na mayroon ng history na pinasukan ng insurgency, and building community relations as well. 3. Assess community development activities and campaign against threats in the locality. And lastly, guys, help the AFP in delivery of services to the community. May dalawang klase ang CAFGU. Ito ang CAA or CAFGU Active Auxiliaries at ang SCAA or the Special CAFGU Active Auxiliaries. Ang CAA ay organized under the direct supervision ng AFP at may allowance po sila. Ang SCAA naman ay may matanggap na allowances galing sa mga companies at sa mga LGUs na nag-employ sa kanila para maprotektahan ang kanilang company at ang komunidad. Sila din under the operational control ng Armed Forces of the Philippines. So paano sumali? Kailangan kusang loob mo na nag-volunteer para maging CAFGU. Dapat mag-undergo ka ng 45 days na basic military training na nakafocus sa firearms and small unit tactics. At kung membro ka na ng CAFGU, you will get free healthcare, scholarship for dependents, clothing allowance, meron kang daily allowance na 150 pesos and 2,700 to 8,000 pesos monthly salary. At kung under ka sa LGU and local companies at sila ang nag-employ sa iyo, of course, mas malaki ang benefits mo. Ang armas ng CAFGU members ay M16, M14, and carbines. At kung bit-bit mo ang armas na ito, kailangan suot mo ang uniform. I think isa ito sa dahilan para hindi maabuso ng mga membro ang kanilang tungkulin. Dahil according sa Commission on Human Rights, meron silang mga records ng pag-aabuso ng mga CAFGU members since 2000. Hindi na bago itong CAFGU. In fact, meron na pong shrine doon sa Manila para sa kanila. While there is threat sa kanilang komunidad, marami talagang mag-volunteer para maging CAFGU. This is Jake Esmo and this is Scanhead Talks.